Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa inyong followers here and abroad. Ako po si Mike, 33 years old from Taytay, Rizal. Ako po ay nag-iisang anak. Lumaki po ako sa mag-anak na malaki ang families, kaya nagtataka ako kung bakit naging only child po ako. Although masaya ang magkaroon ng maraming pinsan, may mga pagkakataong naiinggit ako dahil sa kanila dahil meron silang mga kapatid. At ngayong 33 years old na ako, mas ramdam ko ang struggles ng pagiging nag-iisang anak. Employed naman po ako, kaya I feel that I have this moral obligation to help or support my parents, lalo na retired na rin po sila sa trabaho. Dahil dito, tumatanggap ako ng mga projects para lang lumaki ang kinikita ko or may extra amount ako. Dumating sa point na nagkasakit ng father ko at ako ang lahat ng gumastos. Ramdam ko po ang hirap na nag-iisang anak sa puntong ito dahil naubos din ng savings ko. Dahil gusto kong kumita, kumukuha po ako ng mga project kahit na 5 oras na lamang po ang tulog ko at kadalasan sa office na lamang po ako natutulog sa sobrang busy ko sa trabaho. Wala na rin po akong oras to bond with my friends. Nagtatampo na nga po sila sa akin, Dr. Love. Many times na rin nagkakasakit ako dahil napapabayaan ko po ang sarili ko. It's as if slowly killing myself with too much work. Pero paano kung titigil ako o bawasan ko ang workload ko, mababawasan din po ang kikitain ko. How can I possibly support my parents kung ganun? I'm torn, Dr. Love. I want to spend time for myself then, pero I have this moral obligation to fulfill. Ano po ba ang dapat kong gawin, Dr. Love? Please help me decide. Maraming salamat. Gumagalang, Mike ng Taytay, Rizal. Maraming salamat, Mike ng Taytay, Rizal. Alam mo, hindi naman talaga problema yung nag-iisa ka. Ang dami ko nakikitang mga pamilya dyan na isa lang ang anak. Hindi mo lang nabanggit sa akin kung ilang taon na ang iyong mga magulang. If you're only 33 years old, nag-iisang anak ka, mas kung paniwalaan na bata pang mga magulang mo. No? Kasi kung medyo matanda ng magulang mo, mga nasa line of 70 ang magulang mo, medyo mahina na yan talaga, di ba? Pero gusto kong paniwalaan, you're only 33 years old, medyo malakas pa mga magulang mo at nag-retired na nga lang sila. So, 65, yan, ganyan ang edad, more or less. Ganun pa man, it's how you look at things sa buhay na ito. Kung sa paningin mo ay hirap na hirap ang kalooban mo, ang buhay mo dahil sa wala ka ng panahon sa sarili mo at puro na lamang pagtulong sa mga magulang ang nasa isip mo, talagang mahirapan ka nga. No? Mayroong mga paraan kahit naman maliit lang ang benepisyo ng mga senior citizen. Kung ang magulang mo ay nagtrabaho nung bata pa sila, then meron silang nakukuhang pensyon buhat sa either Social Security System o sa GSIS. No? Kung matagal na nagtrabaho ang mga magulang mo at nagulong sila sa Social Security System, ng buwa ng butaw nila, meron silang malaki-laking makukuhang pensyon na magiging sufficient din para sa existence nila. Aside from that, meron pang tulong ang pamahalaan natin. Hindi natin isinasa-isang tabi yun, bagamat maliit lang. May tulong ang pamahalaan natin sa mga senior citizen na katulad namin. Kami ay nakakakuha ng 20% na discount sa mga kakainin namin sa restaurant. Ay, may kaya, nakaka-restaurant pa. Di ba?
Eh, yung sa karinderiya lang kumakain, hihingi ka pa ba ng 20% discount doon? Bibigay mo pa ba yung senior card mo? Hindi na, di ba? Meron pa bang libreng sabaw ngayon? Sisingi lang ka na. Sa hirap ng buhay ngayon. Alright, so merong senior citizen discount sa mga gamot. Although hindi lahat ng gamot ay covered ng discount na yan, no? At minsan, groceries, bibili ka ng groceries, ay talagang aabutin ka ng lubog ng araw kung ikaw ang senior citizen, isusulat mo pa doon sa senior citizen book, no? Isusulat mo pa roon yung pinamili mo at hindi lahat ng pinamili mo ay makakakuha ka ng diskwento. So, bago mo makuha yung diskwento sa grocery, nalubugan ka na ng araw, maglalakad ka na pa uwi sa tagal lang hindi ganyan ang pagtulong sa mga matatanda, sa mga naglingkod sa gobyerno natin. Dami-dami naming binayad nung nagtatrabaho kami sa buwis. Pag-usahin nyo ang serbisyo para sa mga matatandang katulad namin. Diyos ko, bibili ka ng asukal, bibili ka ng bigas, hindi lahat ng bibilin mo may diskwento. Eh di bala kung mayamang katulad ko. Di ba? Eh tatama rin na magsulat sa book. So, may tulong din ang PhilHealth. Although nananakaw yung pera natin sa PhilHealth, ninanakaw ng ibang mga politiko, pagkatapos manakaw yung ibang billion-billion piso na pondo ng PhilHealth, wala na. Sana hindi nanakaw. Sana maitulong yan sa mga maliliit na mga matatandang katulad namin na mapakinabangan yung perang yan. Since nandiyan na yan, ang akin lamang sinasabi, kahit paano may tulong tayo na nakukuha sa ating pamahalaan, no? Meron tayong 20% discount, meron tayong PhilHealth na kapag kailangan ng medical attention, maitutulong. Para sa iyo, Mike, ayokong maging... Kasi the way you look at things, parang ang tingin mo ay parang napakabigat na pasanin sa iyo na suportahan mo ang mga magulang mo. Ngayon, huwag tayong magsumbatan dito, pero hindi tungkulin ng mga anak. Hindi po tungkulin ng mga anak na suportahan ang kanilang mga magulang. Tama ka. It is a moral obligation ng mga anak na ipadama ang iyong pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng sakripisyo na nagawa ng iyong mga magulang sa iyo nung bata ka pa. So, huwag mo namang masyadong isubsob ang ulo mo sa pagtatrabaho, no? Maaaring umisip ka ng ibang paraan. Ano sa bahay mo ang pupwedeng bawasan ng expenses? Bawas ng kuryente, bawas ng tubig at malaking bagay din yan. Ang sa akin sa iyo ay ganito. Huwag mong ikasama ng loob kung sakaling ikaw ay nag-iisang anak at tumutulong sa iyong mga magulang. Kung ikaw ay nag-iisang anak, can you imagine? Lahat ng pagmamahal, lahat ng atensyon ibinigay sa iyo ng mga magulang mo na solo mo yan when you were younger. See? So ngayon na mahina na ang mga magulang mo, it is your moral obligation. Yes, natulungan sila sapagkat pagdating ng araw at na maalam na ang iyong mga magulang, taas ang noo mo at nasasabi mong hindi mo sila iniwanan. Hindi katulad ng iba na silang mga nagpapalahaw ng iyak sa libingan yung mga anak na walang nagawang tulong sa kanilang magulang. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.